Ibinida naman ni Pangulong Aquino ang mga nakumpletong proyekto ng administrasyon sa kanyang huling sona. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga tiniguruan niyang boss? Balitang hatid ni Cedric Castillo. Bago pa man sumalang si Pangulong Aquino sa kanyang huling State of the Nation address, nagtanong-tanong kami sa terminal na ito na halos nasa labas lamang ng venue ng SONA. 6 sa 10 nakausap namin, gusto raw sanang mapanood ng live ang dalumpati ni Pinoy. Habang 4 naman, wala raw kaso kahit hindi na masubaybayan ang pag-uulat ng Pangulo sa kanyang mga boss. Plinano niyo bang manood ng State of the Nation ni Pinoy ngayong araw? Hindi ko plinano. Andito kasi ako, may paninda ako. Interesado po kayong panoorin yung SONA? Siyempre naman po. Bakit po? Siyempre, kung ano na yung mga nagawa niya. Kaya maaga ako umuwi. Kaya maaga kayo umuwi. Okay, sige po. Bakit po? Bakit niyo gustong panoorin? Para malaman kung na may nagbago na ba sa SONA. Dalawa sa aming mga nakapanayam, diretsahang sinabi na hindi sila interesado sa sasabihin ni Pinoy. Binalak niyo manood? Hindi. Bakit po? Ganun pa rin, wala pa rin magbabago. Kasi po, hindi talaga ako naniniwala sa mga pangako ni Pinoy. Ang lalaking ito, nagdala pa ng maliit na radyo para mamonitor ang SONA. Dito sa transistor kayo pa namin. Magaling na presidente. Magaling si Pinoy parang. Saka gusto ko mag-asawa na siya. Iba't ibang issue sa loob ng 6 na taong pamumuno ni Aquino ang tila tumatak sa isip ng mga nakausap namin. May nagsabing approve. Meron din namang nakulangan. Doon mga drugs, ganun. Maraming na kasi nagkalat. Hindi ba nasolusyonan yun sa ilalim niya? Hindi ba po. Nakikita ko naman po yung mga nagagawa niya, naramdaman ko po bilang isang mamamayang Pilipino. At lalo na po yung sa ating AFP modernization. Kapansin-pansin na karamihan sa aming mga nakausap, naniniwalang popular pa rin sa madla si Pinoy. Nakikita naman na unti-unting umuunlad ang Pilipinas. Hindi porket di niya meron siyang hindi napatupad. Kailangan na natin ikagalit. Gayunman, may mga nagsabing may sablay pa rin ang Administrasyong Aquino. Yun nga lang, hindi na wala yung korap. Tuparin pa rin niya yung mga pangako niya sa mahihirap. Sa pilang ito ng tricycle, pinapahinga ang mga TV tuwing alas 4 hanggang alas 7 ng gabi, sakto sa SONA ni Pinoy. Laking tuwa raw ng ilan nang pabuksan ng admin ang mga TV. Nag-react kami kasi huling SONA, gusto sana namin manood. Kaya nagpalakpakan kayo? Kaya nung binuksan, nagpalakpakan kami. Sa kahabaan ng talumpati, may mga nakatutok, meron ding masyadong busy. Siyempre, hindi mawawala ang mga komentaryo. Yung mga nire-report niya, sir, agree ka? Yung iba totoo, yung iba hindi. Kamukha ng mga, MRT. Yun, minamang ganyan. Procurement, mabilis na. May mga paparating na bagong. Naniniwala po kayo? Naniniwala naman. Nadadating po? Oo. Sa edukasyon siya. Edukasyon po? Agree kayo sa sinabi niya? Oo. Magdadalawang oras na ang SONA ni Pinoy nang may magsalita sa loudspeaker ng terminal. Pero ang traffic constable na ito, hindi natinag sa pagkakatutok sa mahabang talumpati ng Pangulo. Lahat ng sinasaad niya, naganap. Naganap lang lahat. Hindi gawa-gawa lang. Sa huli, walang palakpakan, walang standing ovation. Business as usual ang terminal. Cedric Castillo, GMA News.